So okay, so kaya ko lang naman po ginawa itong video na to tungkol dun sa ating dark mode. So kasi is nagustuhan ko lang. Medyo mas maganda siya lalo na ako eh malabo na yung mata ko kaya ginawa ko siya. Pero ngayon bago natin umpisan kung paano natin yung ginawa dun sa ating dashboard, so magsha-shoutout muna tayo dun sa mga nang iwan sa akin kanina. So doon po kasi sa mga nagko-comment sa atin doon sa ating YouTube, pag masyado pong mahaba yung comment, eh pinadidirekta ko po sa aking Facebook. Kasi nga po, para mapag-usapan namin ng maayos. O kaya bini-video call ko pa sila, lalo na sa pagsisetup. So sa mga gusto pong matuto, eh pwede nyo po akong i-ano sa aking Facebook. So ang ginagawa ko araw-araw kapag nagbubukas ako, tinitingnan ko lahat yung mga message request dito. Kung sino ba yung kakausap sa akin tungkol dun sa aking video. So marami na rin nagsabi rito na yung iba daw hindi daw nagme-message o hindi raw silang kinakausap. Eh sa akin po is no problem. So isa shoutout ko lang po yung mga nang iwan sa akin. So ito po is anong oras na ba is July 7 na po ngayon, 3:54, so mag-aalas 4 na. So ito kanina, kausap natin si Samuel. Then, iniwan tayo sa ere, tapos na kami mag-usap. Ito naman, si Ryan Castro. So ito yung mga pinag-usapan namin tungkol sa hardware, device, tungkol din sa ating voucher. Then, iniwan tayo sa ere, natulog. At ito naman si Pahad. So, ayan na yung usapan namin huling-huli. Salamat naman, hehe, kasi kaming wala kasi kaming PC or laptop. So, sa July 10 na raw darating yung order ni Pahad. So, 3 hours ago, iniwan din ako sa ere. Then, ito naman si Jude Kier Baldelon. So, ayan din yung pinag-usapan namin kanina tungkol naman sa napag-ipunan niyang EAP 225 and then yung EAP 610. So, iniwan na rin ako sa ere 3 hours ago. Then, ito naman yung huling-huli, ma'am. O, ayan, shoutout ko kayo. Ma'am Mary Francis Uy. So, ito yung huling conversation namin. Natapos ang aming pag-uusap. So, anong oras na ba? So, wala nakalagay dito kung anong oras kami natapos mag-usap. Pero ito lang yung katatapos lang bago ako gumawa ng content ngayon. Then, ayan, nag-ano na siya ng kanyang mga order. EAP 225, EAP 610, OC 200. Then, so, meron pa siyang maraming order doon. So, ayan po, Ma'am Mary Francis Uy. So, nag-logout na rin to. Iniwan din ako sa ere. Then, ito naman si Kylie Jim Flores. So, ito rin yung huli namin pag-uusap tungkol naman sa RE 215. Then, sa EAP 225. So, tapos na rin kaming mag-usap. Then, ito ang isa nating kaibigan na si Sir Berhamin. So, isa po siyang PNP. PNP po ito ah. Then, isa po siya sa mga successful na po na may magandang business tungkol sa Wi-Fi. So, malaki, marami na po siya talagang client. At susunod, ibubuko ko sa inyo yung mga ginawa niyang setup. So, makikita niyo, matindi mag-setup to si Sir Berhamin Sakili Julaini. Then, iniwan na rin tayo niya sa ere. Then, ito naman si Mujahid Ijirani. So, yan din po yung isa natin nakausap kanina lang din po, 5 hours ago. So ngayon proceed na tayo dun sa ating tinatawag na block mode tuloy. So dito na tayo sa ating umada. Sa so, una ganyan ang makikita nyo. Then pag nag-home tayo, so X natin itong isa. Una para may thrill. So ito kapag naka-dark mode. Ayan. So mapapansin nyo para sa akin, dahil na malabo mata ko, mas clear sa akin yung ganyan. Then kung titignan naman natin sa mga static, so, kitang-kita lahat sila sa map. Yan, kitang-kita lahat. Then, sa device. So, yan, kitang-kita. So, dalawang EAP natin is disconnected dahil hindi pa po ako tapos. Meron pa po silang tatlong video content na ginagawa ko pa. So, ngayon, parang po magawa yan. So, ang gagawin muna natin is need nyong bumalik dito. Then, punta kayo sa global. So, babalik natin sa dati para madali.
Need niyong bumalik dun sa pinakaunang-una. So, ito yung unang-una niya yan. So, dito na muna tayo. Ito yung, ano niya. So, nasa global view tayo. Then, pag pinindit niyo yung setting, so, lalabas dyan ganito. So, ayan yung aking OC200. So, makikita niyo naman, ayan siya. Then, pupunta tayo sa controller setting. Pagdating sa controller setting, baba nyo lang, then makikita kayong dark setting. So, pag ito is dinisable ko, then sinave ko, ayan ang mangyayari, babalik tayo dun sa kanyang default. So, yan. Nasa dati na siya. So, pag bumalik tayo sa ating dashboard, ayan na yung dati niya. So, ngayon, kung gusto nyong mag-dark mode, so, ang gagawin nyo lang is balik kayo sa setting uli. Control setting. Scroll down sa baba. Then, hanapin nyo ang dark setting. Then, apply. Sa baba. Then, save pala. So, magiging dark mode na yung inyong dashboard. So, depende sa inyo kung gusto nyo yung ganyan o hindi. Then, pwede nyo nang i-click yung nandito sa ating global. Ayan. Then, punta tayo sa default ko, yung IoT Wi-Fi voucher. So, magiging dark mode na sila lahat. Yan ang mangyayari. So, makikita nyo na lahat yung ano dyan. Then, dahil maikli lang yung video, so, dagdagan natin ng konti. Ito po yung ating tungkol sa ating mga lag list o history. So, ito po yun. Dapat lagi nyo mini-maintenance to minsan, ha? Minsan. So, ito, may content dito. So, pwede nyo i-delete yan dyan. Then, pindutin nyo yung kanyang recycle bin. Then, confirm. So, pag naburan nyo po yan, hindi lang po yan ang meron. So, pwede nyo i-check yung archive kung meron siya dyan. Sa error, sa warning, sa info, sa operation, sa system, sa device, then sa client. Kasi binura ko na po kaya wala kayong makikita dyan. Pero sa event, meron pa po kayong makikita dyan. At dyan po natatambak yung karamihan sa event. So, pag kinlik nyo yan, dahil binura ko na yung iba, ito na lang makukuha natin dyan. So, pwede kong i-check lahat. Then, recycle bin. Yan. So, bakit ko po pinabubura yan? Kasi dumadami po yan. Halos araw-araw, nagkakaroon po ng history yan. Nandiyan po lahat yung mga logs, yung mga nangyayari sa araw-araw. Nandiyan po lahat kung sino yung dinisconnect nyo, kung sino yung natapos na, nagpa-voucher, sa dumadami po yan. Kaya dapat buburahin nyo kasi nakakagamit po yan ng usage ng ating storage sa ating ER605 at dun sa ating OC200. So, sa notification naman, so, wala naman tayong dapat galawin dito dahil ito yung gusto nating lumabas o mag-pop up dun sa ating dashboard in case na may mangyari. So, makikita nyo, meron dito mga client connected, enterprise, SSD, wireless. So, dapat may check yung event para nakikita nyo at namomonitor ng ating dashboard. So, wala tayong dapat galawin dyan. Dito lang tayo sa event, sa taas na to, then dun sa alert. So, yan po. So, yan po yung mangyayari pag ginawa nyong dark mode yung inyong dashboard. Then sa taas naman, so makikita nyo naman yung ating gateway. So naka 150 lang ang binibigay ko. Then ang gateway ko is 0 dahil ilan lang client natin ngayon dahil madaling araw na po. 1 switch and 5 AP. Okay, then sa client is 5 na lang silang natitira. Yan po yung mga naka-tricycle dyan po sa labas namin. Sila na lang po yung nakakonect. Eh, yung sa Wi-Fi ko naman sa compound, iba naman yon. Monthly po yun. 200 a month bawat isang device. Yung voucher ko lang po ang sa labas. Kaya karamihan sa labas yun po yung nakakonect. So, okay. So, maraming pong salamat at nag-shoutout na po ako doon sa mga nag-request. So, thank you po.